Praise the Lord. God bless you, my beautiful preacher. Bila Brother Paul, purihin ang ating mahal na Panginoon. At tayo po, may mahal, ay magkaisang dumalangin. Dakila po naming Diyos na mapakinihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin naming kagalang-galang, namal pastor, evangelist, Valdez Rado Meda, your end-time prophet, hiniling po namin, mahal na Panginoon, ipaglangisi mga salita. Mahal na Panginoon, sa ganangin wala po akong magagawa. Ikaw siya manguna, ikaw siya mangusap, mahal na Panginoon, sa bawat isa. At lubos namin pinasalamat, bawat ito na balagawain, lubos mong pinagpalad yung pagkilos sa aming kaligitnaan, mahal na Panginoon. At aming sinasaway lahat ng masamang spirit at lang, mga alinlangan, kasa out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At una tayo sa lahat, mamin na mahal tayo po'y sama-sama muli nagpabot ng pinapataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa nag-iisang Diyos sa buhay, King of Kings, Lord of Lords, Almighty God, the Alpha and Omega, and there is Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. I give the honor to the beloved noble pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God. We love you so much po. Amin, Mikagalang Kalang mal pastor and also beloved and also and pastor Linus and may the beloved mama dear in heaven. Hallelujah to all beloved children, our beloved and our parents in the Lord. A very pleasant afternoon po. I will love you so much po. Hallelujah, hallelujah sa lahat ng ating minamang pamatiran sa buong Pilipinas, sa buong do, sa buong mundo. At dito po sa ating Central Church, mami na mahal, sa ating minamang kapatiran dito po sa Morantes Sports Complex. Amen. Praise the Lord. Maging sa mabaguhan, mga bisita. At mga webcast viewers, kayo may aminabati sa matamis sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating buksan, mga minamahal, sa ating balakasulat ng Daniel chapter 3, verse 14. At hanggang 18 po yan, mga minamahal. 14 up to 18. The book of Daniel chapter 3, from verse 14 up to verse 18. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made well. But if ye worship not, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Oh, hallelujah, hallelujah. God bless you po sa Tagalog, kaili po. Ito po sa Daniel, Kabanatan 3, talatang 14 hanggang 18. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo, O Shadrach, Meshach, at Abednego, na kayo hindi mga glilingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking inihintinayo? Kung kayo ngayon magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plauta, at ng alpat ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ang lahat ng sarisaring panugtog, na magpatirapa at magsisamba sa larawan ng aking ginawa, mabuti! Ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo ihagis sa oras ding yaon, sa gitna ng mabangis, na hunong nagniningas, at sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Shadrach, si Meshach, at Abednego ay nagsisagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay nito. Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagligtas sa amin sa mabangis na hunong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung hindi, tarastasin mo, O hari, na hindi kami magliligtas sa iyong mga Diyos ni magsasama man sa larawang ginto na iyong itinayo. Amen. Amen. Palapakan mo muna natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sumigaw mo tayo ng Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Mga minamahal, napakasimple ng sagot. Ha? Harapan ng emperor, mga minamahal. Ha? Pinakamakapagliyan tao sa buong mundo, mga minamahal. Si Nebuchadnezzar,
Andito ang mga anak ng Diyos na walang kinatakutan. Amin na mahal. Amen? Napaka-simple ng sagot. Amen? Parang kausap lang ay kapantay lang nila na nilalang sa mundo. Sabi, kaya kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran. Mahal na hari. May paggalang, mga minamahal. Ngunit, ang sabi, kahit hindi kami iligtas, kung hindi kami iligtas ng mga Panginoon, hindi pa rin kami luluhod sa iyong mga Diyos-Diyosan. Oh, mga minamahal, palakpakan mo muna natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal. Wala silang tinitignan, amen? Kundi ang ating dakilang Diyos na masunod ang kanyang kalooban. Mga minamahal, ay, talagang malulugod ang ating mahal na Panginoon, ano? Amin na mahal, sukdulang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Mayroon silang pinangahawakan. Amen. Yung kanilang pananampalataya, hindi talaga matitinag, amin na mahal. Kahit ano mangyari. Amen. Kahit kamatayan pa. Masuungin. Masunod lamang. Mapaluguran lamang ang dakilang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Walang kondisyon. Amen. Ayaw nila magkasala sa ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang pananampalataya ng ating kagalang-galang magulang sa malapang. Yan ang pananampalataya ng JMCIM. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Walang inaatrasan. Basta masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Sakdal na pagsunod, pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Mami na mahal, kaya nalulugod ang ating dakilang Diyos. Ang ating mahal na Panginoon, mami na mahal. Kaya ang bunga, mami na mahal, ay, talagang grabe. Hindi na po natin mabilang ng mga imbalatanda at kamabalaghan. Mami na mahal, hindi na po natin masukat na makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos sa ating banal na ministry, the true church of the living God. Mami na mahal, yung sakdulan na pagtitiwala na yan sa ating mahal na Panginoon. Mami na mahal, yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa buong mundo. Mami na mahal, oh, kung sa iba, eh, natatakot na kaagad. Kasi iniisip niyo sa sarili, masusunog ako nito. Mamamatay ako nito. Ha? Amin, mapapahamak ako nito. O ano pong sabi sa banal na kasulatan, napakasimple, mami na mahal. Sa banal na kasulatan, palaging nangungusap ang ating minamahal, ginagalang sa, na magulang sa ating mahal na Panginoon. At ipinamuhay at nakita po natin, mami na mahal. Ang dakilang alimbawa, for to me to live is Christ and to die is gain. Philippians chapter 1 verse 21. Yung mga pinakaiwas-iwasan ng napakaraming mga sekta, napakaraming mga gawain sa buong mundo. Ha? Amin na mahal. Yun ang talagang hina-highlight ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yun ang binabanggit, yung kinakatakutan. Bakit? Amin na mahal. Oh? Sapagkat diyan nga po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Yung ibigay mo lahat-lahat, palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Walang reservasyon. Amen? Sapagkat kapag may reservasyon, hindi ka talaga nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amin na mahal. Gustong hanapin ang ating mahal na Panginoon niya sa mundo. Saan makita, amin na mahal? Dito sa tunay na gawain ng ating dakilang Diyos. Amin na mahal, nalulugod ang ating mahal na Panginoon, all out na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ha? Yung pananampalatayang alanganin, amin na mahal, ay talagang, naku, amin na mahal, hindi maluk. Kaya nga pa, ang dami-daming gawain, thousands upon thousands na banal na gawain, o banal na gawain, gawain sa buong mundo. Asaan ang mga himala? Amin na mahal. Asaan ang mga tanda at kamabalaghan? Signs, wonders, and miracles. Wala, mami na mahal. Amen? Ha? Magaling sa salita. Tandaan po natin, mami na mahal, ang hahanapin ng ating mahal na Panginoon ay bunga. Palapakan po natin ng ating mahal na Panginoon. By their fruits, ye shall know them. Amen? Not by their leaves, not by their branches, not by the trunks, not by the roots. Mayabong nga. Oh, napakayabong na tanim nito. Ang daming mga luntian ng mga dahon.
Lunti ang mga sanga. Ang lusog-lusog ng mga sanga. Asan ang bunga? Wala kang makita. Amen. Eh, by their fruits eh. Yun ang hahanapin ng ating mahal na Panginoon. Bunga! Amen! Anong bunga? Tapat na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Anong bunga? Mga kaluluwang sakdal ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Ha, minamahal? Perfect na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yun ang inahanap. Sapat kung hindi perfect, eh, kailanman, maminamahal. Walang tutulo na luha dyan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo madama ang presensya ng ating mahal. Mag-grieve ang Holy Spirit. Kapag hindi perfect na paglilingkod sa mahal na Panginoon, maminamahal, hindi mag-manifest ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, maminamahal, our loving God, the creator of the universe, is a perfect God. Amen? Perfectong Diyos. Mataas ang pamantayan ng ating mahal na Panginoon. O ang unay paglilingkod mo, yun din ang iyong aanihin. Maminamahal, kaya nga, sa isang farmer, halimbawa, oh, napaka down to earth kung mabigyan ng example ang ating gagalang-galang mga pastor. Isang farmer, aminamahal, oh, madaling araw pa lamang, kapag umulan, alam niyo po yung mga farmers noon, maminamahal, wala pa po yung mga irrigation na yan, umaasa sa ulan. Kapag umulan, ibig sabihin, lalambot na yung lupa, pwede na niya bungkalin para i-ready na niya po yung kanyang mga binhi para magsimula na siya magtanim. Maminamahal. Kaya, yung masipag, maminamahal, ay talaga makapagtanim, makapag-aani ng marami. Amen? Eh, itong isang farmer, umulan at lahat, naghihilik pa. Ano nangyari? Pagising niya, wala na, hindi niya mabungkal yung lupa. Tumaas na naman yung araw, matigas na naman. Napakahirap bungkalin ng lupang matigas. Kinakailang maulanan muna yan. Para mabungkal mo at magsimula ka na maglagay ng mga seeds mo. Maminamahal. Oh? Halos hindi matutulog yung farmer. Amen! Grabe! Maminamahal, inaantay niya ang pag-ulan. Maminamahal. Para mabungkal yung kanyang sakahan. Okay, no wonder, maminamahal. Bakit ito lang inani ko? O, nagtaka ka pa? Amen? Itulog ka eh. Hindi ka nagsisikap. Iba ang ating kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Halos hindi natutulog. Tingnan mo ang inaning kaluluwa. Million-million. Amen. Tingnan mo ang inaning mga signs, wonders, and miracles. Amen. Hallelujah. Sa langit na talaga ang pahinga. Grabe. Maminamahal. Pagkatapos ng service dito, maminamahal, alala ko po noon. Maminamahal, tig alas dos, alas kwatro, alas sinko na ng madaling araw, saka uuwi ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Ang araw ginawang gabi. Ang gabi ginawang araw. Gayun din ang beloved children natin, beloved noble parents, Lord. Kung ano ang bunga, ano ang bunga, ano, siya ang bunga, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, maminamahal! May magsabi, oh, nagbaptizing kami in the name of Jesus, ha? Yes. Totoo, nagbaptize in the name of Jesus. How about fasting? Marami tayong isasagawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How about prayer? Eh, sabi nga ng ating napakabait na mahal na Panginoong Jesus, amin na mahal, oh, Matthew, chapter 17, verse 15 up to 21. Pinagalitan yung mga disipulo. Disipulo na yan ang ating mahal na Panginoon. Kasakasama na ng ating mahal na Panginoon for ilang taon sa ministry. Mami na mahal, kasakasama sa mga crusade ng ating napakabait na Diyos. Kasakasama sa mga paghahayo. Mami na mahal, at pangangaral ng ating mahal na Panginoon. Nandoon sila! Amen! Ating basahin po muna, maminamahal. Matthew 17, 15 up to 21. The Gospel, currently in Matthew chapter 17, from verse 15 up to verse 21. Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oft times he falleth into the fire, and oft into the water.
and I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Oh, hallelujah, hallelujah. Ating basahin sa Tagalog, kaili po, God bless you po. Dito po sa Mateo Kapitulo 17, versikulo 16, 15 hanggang 21. Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki. Sabagat siya hinamatayin at lubang naghihirap sabagat madalas na siyang masusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya dinala ko sa inyong mga alagad at hindi niya siya napagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titising ko kayo? Dalhin niyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus at ang demonyo'y lumabas sa kanya. At ang batay gumaling mula ng oras ding iyon. Na magkagay nagsinapit na bukod ang mga alagad kay Jesus. At nagsabi, bakit baga hindi namin mapalabas iyon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng iyong pananampalataya, sabagat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkakaroon kayo ng pananampalataya na kisinlaki ng buot nilang binhidang mustasa, ay masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat sa inyo at hindi mangyayari. Dito po sa 22. At samantalang silang nangakahimpil sa Galilea, sinabi sa kanila ni Jesus, ang God anak ng tao... God bless you. Abo, ma'am, namahal. Dito po sa 21. Ang sabi, dapat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamagitan ng panalangin at ayuno. Doon sa Tagalog, ma'am, namahal, medyo i-correct po natin yung... Words po dyan, sapagkat napakalabo naman yung sinasabi po dito sa Tagalog. Ano? Ang sabi po dito, sinabi sa kanila, dahil sa kakauntian ng iyong panampalataya, sapagkat sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng panampalataya na kasing laki ng butil, ng binhi, ng mustasa, ay masasabi sa inyo, ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at, ano pong sabi, mami na mahal, sa inyo hindi may pangyayari. Ang labo, mami na mahal. Ang nakalagay sa English is, nothing shall be impossible unto you. So ang Tagalog dapat, sa inyo ay walang maging imposible. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Talagang mami na mahal, gumagawa ang kaaway para hindi natin malaman yung talagang nais ng ating mahal na Panginoon mangyari. Amen! Praise the Lord! Kung sa panahon ngayon na ang ating mahal na Panginoon ay nandito, marami siyang pagagalitan. Ang sabi nga ng ating mahal na Panginoon mismo sa kanyang mga disipulo, taksil. Imagine, mami na mahal, taksil. Kailan ako hanggang kailan ko magtitiis sa inyo? Mami na mahal, bakit? Ipinakita na ng alimbawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mami na mahal, hindi pa rin isinagawa ng mga disipulo. Kaya hindi lumayas yung masamang espiritu. Ang sabi ng ating kagalang-galang mahal pastor, hindi. Simula na nabasa ang pananakasulatan, ginawa na kaagad ang kalooban ng ating mahal Panginoon. Hindi naantay na magalit pa ang ating dakilang Diyos. Nag-fasting. 40 days. How many times of 40 days? 93 days. Umakyat pa ng talipaw, sulo. Umabot ng 140 days, dito pala nagpa-fasting na, tinuloy-tuloy doon sa bundok ng talipao. Amen? Mahabang ayuno, amin na mahal. Kaya kung nandito ang ating mahal na Panginoon ngayon, ang dami ang papagalitan sa buong mundo. Amen? Oo, magtatanong, bakit hindi nagmanipis sa amin? Eh kasi nga, hindi sinusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon.
And at the same time, hindi tinawag ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Kapag hindi tinawag, hindi mo talaga makakayanan. Amen? Amin na mahal. Gusto maging pastor. Gusto maging ebanghelista. Gusto maging propeta. Tulog naman. Wala rin himala. Amin na mahal. Amen? Oh. Hindi ang tao ang maghirang sa kanyang sarili. Itaas ang kanyang katungkulan sa espiritual. Ang ating mahal na Panginoon nakakaalam ng kakayanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, nag-baptizing kami in Jesus' name. Yes, nag-baptizing. How about your prayer? Oh, mga disipulo, pinagalitan bakit? Sabi ng ating gagalang-galang malapastor, oh, mali, tatlong kanta lang, tumigil na. Hindi pa nakadama ng presensya ng ating malapit, tumigil na. Dito sa ating balagway, tinuruan po tayo, mahaba ang pagpupuri sa ating malapanginoon. Napakasarap magpuri sa ating dakilang Diyos. Hanggang maabot mo ang kalangitan, natalugod ang ating malapanginoon. Damandama mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong puso. Umiiyak ka sa kagalakan. Amen. Amin naman, wala kang tipid, hindi mo tinitipid ang iyong pagpupuri sa ating malapanginoon. Kaya naman pala eh. Amen. Hindi pa nga nakaabot sa kisame, tumigil ka na. Ang dami, mga minamahal. Grabe. Gustong maging powerful ang kanilang pangangaral. Gusto magmanifestin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero sa gawa, wala. Oh, mga minamahal. How about holiness? Without peace and holiness, no man can see the Lord. Lahat. Nandito, buong Biblia ay susundin. 100%. Oh, how about your giving? Amen! Ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon, beloved family, buo na, buong buhay na binigay. Amin na mahal. Ha? Hindi lang basta binigay, lavish na pagbibigay. Ano mga gastusin? Krusada kaliwat kanan! Amen! Walang tigil! Hindi makontento na ilan lang maligtas. Hindi makontento na Pilipinas ang maligtas. Buong mundo ang kailangan maligtas. Amen! Magmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Dakilang pag-ibig. Pag-ibig na kasinlaki ng puso, na kasinlaki ng buong mundo. Amin naman. Isa pa. Do you believe his prophet? Oh, meron nga dyan. May mga ministry sila. Amin naman. But, ang sabi, utos ang ating mahal na Panginoon. 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Amin na mahal. Hindi basta, ikaw yung mga ngaral ka lang dyan. Amen? May utos pa ang ating mahal pang hindi mo nasunod. Ano yon? 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Amin na mahal, banal na kasulatan ang nagsasabi nito. Ating basahin, amin na mahal. The second book of Chronicles chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Paul. Ito po si Kalawang Kronika, Kabanatang 20, Talatang 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinumagahan, at nagsilabas sa ilang ng Tekoa, at habang sila nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin niyo ako, O Juda, at ninyo, mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ng Diyos, sa gayo matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo giginhawa kayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon! Hallelujah! Sa huling panahon, maisusugo ang ating dakilang Diyos na kanyang propeta sa huling panahon. End time prophet. If you don't believe, mami na mahal, ay gagapiin ka talaga ng kaaway. Bakit? Ang daladala ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, buong salita ng ating mahal na Panginoon, walang bawas, walang kulang, pinapangaral para ikaw ay magkamit ng lahat ng pangako ng ating dakilang Diyos. Believe in the Lord your God so you shall be established. Believe his prophets, socially prosper. Pagpapalain ka, spiritual, physical, material, pagpapalain, name it!
Lahat ay bibigay sa iyo. Bakit? Sapat sinampalatayanan mo ang sinugo ng ating dakilang Diyos na ang daladala ay 100% salita ng ating mahal na Panginoon. Walang bawas, walang dagdag. Kaya nga nagmanifest eh. Amen? Amin na mahal, dahil kukulang-kulang ang pangangaral, kitong ba dito gagaling? Patay ba dito yung patutuo? Mabuhay ba dito ang patay? Hindi mo poses pa dito mapapalaya, mami na mahal? Mga kanyon ba rito magpapatigil? Mga binagsak na mga bomba? Mami na mahal, doon sa Talipaw Sulo? Grabe! Andyan na lamang ulit nakita ng mga prayer warriors. Takot na tagiginig sa takot ang mga Abu Sayyaf. Pero maya-maya, magmalapit na. Ay, lumilis na. Kala mo hinahangin na parang papel lang sa malayo papuputok. Ang dumarating na lamang po ay mga buhangin sa katawan ng ating kagalang-galang mga pastor. Parang ano? Ha? Mami na mahal, parang naging Superman. Amen? Mami na mahal, hindi pumuputok ilang daan ang mga nakaharap na mga Abu Sayyaf, mami na mahal, para iputok nilang kanilang mga baril. Walang pumuputok sa mga baril nila. Ilang daan po sila? Mga minamahal, kitang-kita ng buong mundo ng ating kagalang-galang mga pastor, 12 prayer warriors, preserve na preserve ang buhay. Grabe! Mga minamahal, ha? No weapon that is formed against this a prosper. Walang sandata! Kaya nga gustong ipayag ito ng ating kagalang-galang na mga pastor. Grabe ang pag-ibig! Amen? Galing sa ating mga Panginoon para mga tao hindi mapahamak! Amen? Sama-sama ng mundo, mga minamahal. Bumbahang kaliwat kanan, gera kaliwat kanan. Ikaw na tanggap nila ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kapag naniwala sila sa totoong propeta ng ating dakilang Diyos, na may kapangyarihan pala ang ebanghelyo na dala-dala. Ay di kahit anong bumagsak sa ilang bomba, eh hindi sila mapapahama. Eh ang dami namamatay. Amen? Ganun ang pasanin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos para ipahayag ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa ikabubuti ng lahat. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ito para sa sarili. It's great love, mga minamahal. Pag-ibig para sa lahat. Galing sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Na klaseng pag-ibig. Matthew o Mark chapter 8 verse 35. Bakit hindi nagmanifest ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa napakaraming mga ministry sa buong mundo? Bakit ayaw ng ating mahal na Panginoon samahan? Matthew 8:35. The book of Mark chapter 8 verse 35. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel's, the same shall save it. Oh, glory to God. Hallelujah. Marcos kapitulo 8 versikulo 35. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. At ang sino mang wala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay maliligtas yaon. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon mag-iingat sa buhay. Amen? Ikaw pinag-iingatan mo ang buhay mo, tinipid mo ang iyong pangangaral sapagkat hindi ka tinawag ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, lalo kang mawala ng buhay. Pumunta ka sa Jesus Miracle Crusade at magpasakop ka sa lahat ng sinasabi ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon, lalong yayabong ang iyong buhay. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Humble yourself before the Lord! Amen! Humble yourself before God. Mayroong tinawag ang ating mahal na Panginoon at nagmanifest na ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Kung sasabihin mo ikaw yung tinawag, eh dapat higitan mo ang grabing sakripisyo. 10 to 15 years na sakripisyo ng ating kagalang-galang mal pastor, kagalang-galang son pastor, and the beloved family, mga minamahal. How many years na ngayon? Almost 50 years ang Jesus Miracle Crusade. Lalo pang dumadami ang mga himala ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi ka magpasakop. Ano sabi sa balang kasulatan? Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe His prophets! Ibig sabihin kung anong sinabi ng propeta ng ating mahal na Panginoon, sampalatayanan mo. Tingnan niyo po ang milyong-milyong mga
taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit saan makarating, buong Pilipinas, buong mundo, sinasamahan ang pagpapala, sinasamahan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, hindi magalaw-galaw ng kaaway ng Diyos. Amen. Natatakot, nangingilig ang kaaway ng ating mahal na Panginoon. Walang mapapahamak. You can tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by enemies hurt you. May makagalaw ba sa tunay na anak ng Diyos? Member of the body of Christ, you must be a member of the true church of the living God. Matthew chapter 16, verse 18. Sabi mo, di ba si Kristo na nagliligtas? Yes, totoo! Ang ating mahal na Panginoon Jesus Kristo ang nagliligtas! So ba't kinakailangan maging membro ka, amen, ng kanyang katawan? Totoo, the true church of the living God. Powerful church para protektado ka, amen. Para hindi ka magalaw ng kaaway. Matthew chapter 16, verse 18. Gospel to St. Matthew chapter 16, verse 18. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Oh, hallelujah, hallelujah. Ito po sa Mateo, kabanata 16, talata 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pinto ng impero ay hindi magsisipag laban sa kanya. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Saan ang iglesyang walang makakilos na kaaway ng ating mahal na Panginoon? Saan ang iglesya, mga minamahal, na hindi kayang gapiin ang kaaway? Mga minamahal, walang iba kundi ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kahit sabihin niyo, mga minamahal, bakit yung in-advertise ang inyong gawain? Alam nga naman, sabihin namin, doon pumunta sa iba. Ikaw napahamak sila, kami pa may kasalanan. Amen? Pero kung pumunta dito, at pinagpala, pinagkaluman ng kapangyarihan, sama-sama tayong akyat sa langit, sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi namin ituturo sa mapapahamak ang mga tao. Hindi tuturo ng ating dakilang Diyos sa magitan ng totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na mga tao po'y maging lalong masadlak sa kahirapan. Amin na mahal, napakasama ng para we are in the perilous times. Nandiyan na po ang mga gera, nandiyan na mga kalamidad, nandiyan na mga pestilente, nandiyan na lahat na kasamaan sa mundo, kriminalidad. How can you be protected? Wala kang kapangyarihan. Dito, sa totoong iglesia ng ating mahal, pumunta tayo, lahat ay pumunta rito, magkaroon ka ng kapangyarihan. Laligaya pa ang iyong buhay, pagpapalain ka pa, sigurado ka pa ng langit at buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. Habang tayo po, mga minamahal, ay tumatayo at maawit sa ating mahal na Panginoon. Inaya po natin, mga minamahal, mabaguhan. Hallelujah! Natagpuan niyo na po ang katotohanan, buong katotohanan. With all the signs, wonders, and miracles, without any shadow of a doubt. Amin na mahal, wala ka nang pwedeng pag-alinlangan. Sobra-sobra na ang mga himala. Araw-araw, ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Amin na mahal, sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Wala ka nang hahanapin pa, amin na mahal. Kung gusto mong maging maligaya, mapayapa, protektado, at katiyakan sa buhay na walang gan, siguradong, amin na mahal, dito ka, sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang inaawit pong awit ito, mga minamahal, ay tinatawag ko na po ating beloved preacher, my beloved co-preacher, loved by the hill, Cruz, amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagtitiwala kayo sa amen, praise the Lord, God bless you, beloved preacher, kahit saan at sa ating mga iniibig ng mga baguhan, we're inviting you to please come forward. Dito na po kasi may harapan po dyan. Pag-ibig po kayo mabasado sa harapan. Tanggapin po ang kurma ng ating pinakamahal na Panginoon. Kung sa ating mga blood and blood viewers, tanggapin niyo po ating mga sabuhay. Hallelujah, hallelujah. At yes, hallelujah. Ako'y nagtitiwala brothers.
Kung meron mang pinagpala na tao sa mundong ito, walang iba tayo na napabilang. Sa gawa ng Jesus, meron kang sa Gintana Service. Sapagat dito, meron tayong totoong pastor na nagtiwala. Sugdulang pagkitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinangaral puro Ebanghelyo ng kaligtasan. Na tayo na nandito na nagtiwala, sumamparataya sa Diyos sa buhay. Tayo kinahabagan, pinagpalan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan natin ang grabing mga himalap pagpapala na nagmula sa Diyos. Simula lang tayo nagtiwala, sumamparataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga karamdaman natin na wala ng kagalingan sa mga hospital, mga problema na wala ng kaligtasan, subalit lang tayo magtiwala, sumamparataya sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo, sa mga dalaga ng kanyang banal na propeta mahinibig ko. Lahat tayo din pinagpalalubos na ating pinakamahal na Panginoon. Naranasan natin, nakita natin ang kami mga himala na nagpumula sa ating hintakalang Diyos na buhay. Bilang ating buhay na nalatala ka pa yung masama sa sisipan at ngayon na nakagpala ba ng buhay na walang kahal. Hallelujah! Patuloy lang ako sa lumahin. Patuloy lang ipapurihan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Ano man ang kahilingan nyo sa orsa ito, makakamtan nyo po yan. Pero bago po nyo makamtan ang mga bagay na yan, there are four requirements of salvation. And three requirements of salvation you will do today. Una, yung faith, pananampalataya. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya po nakukuha sa pakinig at pakinig sa salita ng Diyos. Pananampalataya, hindi po nakita sinampalataya mo dyan, nalulugdan ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal po. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakalala sa mamparataya na may sa Diyos lamang na saan tagapagpigyanti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya nga, napakinggan niyo ang Ebanghelyo ng Kaligtasan kanina. Ang mga parto, umusbong ang malitang patasa yung puso, ito po niya magagamit sa nalalapit na pagkabalik ng Diyos. Pangalawa, yung godly repentance, sumaka Diyos sa pagsisisi. Nasabi na ba ng kasunatan, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasalang at walang umabot sa kalugtan ng Diyos. There is a righteous no not one. Wala si mga matwid, wala. So paano tayo magiging matwid sa harapan ng marapan noon? Kinakailangan magsisi ka ng taos puso. Pag nagsisi ka, ito yung kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na yung dati mong ginagawa. At bago mo may sagawang bagay na yan at tuluyan, kinakailangan ganapin mo ang katunglimento ng kaligtasan
ang baptismo sa tubig sa pangalan ng aking pinakamamahal na Panginoon. Nasabi sa Gawa 2:28, magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo sa kapagkapatawad sa mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag ipin nilubog sa tubig, natantaglan niyong karamdaman, mabigat ang problema sa nanin, kasama ang nilubog sa tubig. Pag-ahon mo, naiwanan niyo lahat, isa ka ng born again, isang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Nasabi sa Romans 4:5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay, makasalanan, iiwan mo na yun, ang lakad mo ngayon ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, yung baptism the Holy Spirit. Nasabi na balang kasunatan sa Romans 8:9, ang sinumang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. So, paano po kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan po inyong pananatili, pagpapatuloy at ganapin at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya so, sa ating inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga sa ating beloved viewers, pakitas po niyo ang dalawang kamay, ipikit na po niyo ang mga mata, at mula sa inyong puso, gayahan niyo po yung aking panalangin sa sambitin na kasamang tuos kong pagsisisi sa ating pinakamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kay makiisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at Tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mundugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mama sa buhay. Ito ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. As we pray, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi, kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. Sa po ng dalangin ng aming minamahal, ginagana ng Pastor Evangelista Will Armenta and Tepapo, O God, sa aming mga iniibig na mga pagunan dito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved viewers at tumagap siya sa oras nito. Patawarin mo po sila sa nagawa ng kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan, at isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simula ng kanilang marubrup na paglilingkod, O Diyos. Iligtas mo rin maging kanilang mga sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamalapanon sa apat po na reglamento ng kaligtasan. Dalawa pa lamang yun sa sagawa. Yung pong pangatlo, huwag na huwag po kayong uwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo po'y uwi na hindi po magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating Diyos, ibig sabihin, ayaw niyong mapatawad ang Diyos ang inyong kasalanan, ayaw niyong gagalin yung karamdaman, ayaw niyong mawala ang mga problema ng suba. So, pag-uwi niyo mamaya, ganapin niyo po ang ikatlong elemento ng kaligtasan sa tiyak na bagay. Pag-uwi niyo mamaya, baon-baon niyo po ang kapatawaran, kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos na po magbibigay ng pang-apat, babaptismo kayo ng banal espiritu. Nakita niyo kanina, nag-iyak ng speaking na, nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng banal espiritu, hindi po ay ang kayang bayaran ng salapit sa mundong ito. Ito po yung regalo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin ang masalang bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, sa ating prayer for the sick, at muli ibinabalik buong katawas, at malapit ulitin preacher, Brother Rob Blanco. Bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Magkaisa pa tayong dumalangin, mga minamahal. Ano man ang ating mga prayer request, kaano man na kabigat niyan, mga minamahal, ng mga pangailangan sa ating malapay. Tutugunin ang ating malapay sa malang kaparaanan. Manalangin po muna tayong pagsisisi. Dakila po namin Diyos sa mga pangnasal at pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa unang dalangin ng aming beloved noble pastor, evangelist, world astrologer, Mediterranean time prophet, o ipoy, nagpapakabupal, nagsisisi. Patawarin mo kami, malapay nun, sa lahat ng aming pagkukulam, makagasala sa iyo. Alala, tulungan mo kami, masunod namin, malapay nun, lahat mong kautosan at maging handas, dakilang araw, pagbabalik at magamit po rin kami, malapay nun, sa pagligtas pa ng maray
aming kaluluwa ng aming mahal sa buhay, mga tao, nasa lusak pa ng kasalanan, mga Panginoon. Gawin kami ilaw at asin sa libutan ito, Diyos! At aming pasasalamat, mga Panginoon, inaalay po namin, dakilang pasasalamat, nagkaloob ka, aming po, minamag, ginagamagulan sa beloved ng Pastor, beloved mabit, beloved children, mga Panginoon, nangaral at binigyan buong buhay, mga Panginoon, upang kami pangalagaan, maging saktan, aming panampalataya, at makatiyak ng buhay na wala hanggan, mga Panginoon, ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mga Pastor, all baby children, lumos na namin pinasalamat sa ating sinilid mo, sa mong sambayan, ginagalang magulang sa iyo, ang dakilang mag-ibig, pasanin sa kaligtasan ng lahat ng tao sa buong mundo, sa maginang tunay ni Panginoon ng kaligtasan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon. Mami na mali, ilihas po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa patin, katawan may karamdaman, isang kamay na kataas, may mahal, isipin natin, ating kagalang-galang mga pastor, naglehas po sa atin, sa ating mga loved ones, at sa mga kapatiran, ikasal po natin lahat na masamang espiritu ng karamdaman, problema, o bisyo man yan, mga kainan, bumabalik, kasal, demons of infirmity, disease, cancer, leukemia, asthma, diabetes, drug addiction, homosexual, relationship, mother problems, financial problems, and believe in doubts, carnal, dividing, or pride, lust, covetous, materialism, hallelujah, asal, kasal, sa atlan, uri karamdaman, mga bisyo, lumayos ka sa pangalim, sabay sa tigan, ang bilibang taos, kasal, 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 be healed, and be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, 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 pasalamatan po natin ating malamay, mga minamahal, ng lahat ng ating mga kahilingan, pinagkaloob na ng ating malamay noon, sa panalangin ng totoong propeta ng ating dakilang Diyos, isigaw po natin, mga minamahal, buong lakas, ang napakamapangriyang salitang hallelujah, praise the Lord, tatlong beses, mga minamahal, dyan sa grandstand, buwag na po tayo lumukso dyan, mga minamahal, sa baba na lamang po, dyan sa taas, isigaw na po natin ang buong lakas, hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay po tayo, hallelujah! Praise the Lord! Palapakan po rin natin natin, malapay noon. Isigaw po natin, I love you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Glory to God! Purihin ang ating mahal. God bless you po, may mahal. At tayo pinadako sa ating announcements through our beloved or David Dr. Rick Alarcon. Amen. Praise the Lord.